Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ladies and gentlemen, the President has been pre-screened by his attending physician. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. in 5, 4, 3, 2, 1. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. for receiving his booster shot. Okay na tayo. Noon yun, 2020 hanggang 2021. So, ang tawag doon, fully immunized ka na kung dalawa ang bakuna mo. Whatever it was, Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kung ano man ang ibinigay sa inyo, you are considered fully vaccinated. Ang naging problema ay nagkaroon tayo ng tinatawag na Omicron variant. At yung Omicron, I'm sure narinig nyo naman lahat ito, ang Omicron, nagkaroon ng sariling variant. Kaya ang sinasabi ngayon sa atin, ng ating mga dalubhasa, ang ating mga eksperto, mga researcher, ay sinasabi, dahil bago itong variant na ito, para maging fully immunized ulit, ay kailangan magkaroon ng booster shot. Kaya ito ngayon ang kinakampanya namin na sana, lalong-lalo na, na dahang-dahang pabukas ang ekonomiya
Ayaw natin mag-lockdown. Gusto talaga natin matanggal na yung mask na protocol. Lahat yan, hindi natin maiaabot yan kung hindi tayo magpa-booster shot ngayon. We have many elements that are going to be important. The back to school, the certain parts of the economy, lahat yan. Ay aming talagang tinitignan para makabalik sa trabaho, para makabalik sa eskwelahan. At para maging ligtas tayo, para maging safe tayo, ay kailangan talaga, we have to encourage everyone to have a booster shot. Para masasabi natin fully immunized. Maliwanag naman na pagka yung mga pag-aaral tungkol dito sa vaccine, maliwanag naman kapag vaccinated ang isang tao, kahit magkaroon, ma-expose siya o ma-positive siya, ay yung tama sa kanya ay hindi na kailangan dalhin sa ospital, karamihan hindi na kailangan dalhin sa ospital, yung karamihan asymptomatic pa nga eh. At yung mga namamatay, maliwanag na merong talagang yung tinatawag na nga na comorbidity. So that is why it is very important and it's very clear the benefits of having a booster shot now to combat the problem with the new variants of Omicron. Now, I was just told by Yusek Verhere, mukha namang meron ng ilalabas na vaccine para dito sa mga bagong variant ng Omicron. Kaya pag-aaralan natin, and if it is going to be helpful, gagawin natin ang lahat para madala rito sa Pilipinas, para mabigay natin sa lahat ng kailangan magkaroon ng booster shot. And that's why I'm here. At that's why I sinama ko si Secretary Benhur Abalos, dahil ang local government talaga ay napakalaki ang role na ginaganap dito sa ating vaccine rollout. At sana naman, and I asked my son to join me dahil naman para makita that even younger people who are still going to go, younger people ka pa ba? Hindi ka na pwedeng younger people. Ako, matagal na akong pinipilit yung pagka-youth leader ko, pero siguro palagay ko hindi na pwede. Nandiyan ka na eh. But I asked him to join me to demonstrate how important it is to us that everybody get their booster. Sapat naman ang supply natin ng mga doses. Kung meron pa rin tayong parating, at tinitignan nga natin yung bagong vaccine na baka sakali ito yung pinaka effective kontra dito sa ating mga bagong variant na hinaharap. Sure. Sir, yung sa sugar po. Oo. Sir, yung sa po, kumusta po ang investigation ngayon? At meron po ba kayong mga appointment? Actually, pinaubaya namin ang investigation sa House, sa Legislature, and even the Senate. Dahil ang iniintindi ko lang talaga is that hindi tayo tumagal na meron tayong shortage ng sugar, lalong-lalo na para sa mga industrial consumer. Yung mga gumagawa ng soda, ng mga drinks, pati na yung mga sa pagkain, all of the outlets na ganun, ayaw natin maipit yun. Because right now, they are starting to cut down the days of the week na nagtatrabaho. And we are very worried, of course, about jobs. So yun ang iniintindi ko talaga right now. So what we are going to do is that we are going to reorganize the SRA. And as soon as that's done, that should be done this week, before the end of this week. We'll reorganize the SRA, and then we will come to an arrangement with the industrial consumers, with the planters, the millers, in suppliers of the sugar,
to coordinate para talaga kung ano yung meron, kung ano yung available, mailabas na sa merkado. And yung kulang, eh kunin na natin. Kunin na natin, mag-import na tayo. Mapipilitan talaga tayo. Unfortunately, it's the same situation in all the agricultural commodities in the Philippines. Kailangan natin, ayaw natin mag-import hanggat maaari. Ngunit, ang problema, hindi sapat yung production natin. At kuminsan yung presyo pati ay napakataas. Kaya kailangan natin, kung hindi natin tutugunan, ang mangyayari, pupunta sa merkado, mataas masyado ang naging production cost. That's why merong subsidy, merong ayuda sa fertilizer. Sa sugar, hindi naman siguro kailangan because I think we are going to come to a good agreement with the consumers, with the traders, and with the planters and the millers. Sir, Mr. President, on a related point, ang presyo po ng asukal ngayon, especially sa household consumption, nasa 100 pesos per kilo. Mataas. Kailan po kaya maaasahan na magka-relief ang ating mga consumers sa presyong ganito? That's exactly what we're negotiating now with the traders. Ang tinitingnan natin ay kung ano yung mga in-country na, nandito na, na hindi kailangan kailangan mag-import. Pero hindi talaga magkakakulang yan. So later on this year, that's what we are negotiating with the traders now. Hiningi natin, they first offered at 80 pesos. So sabi ko, hingin ko na 70 pesos, tulungan niyo na lang kasi kawawa naman ang tao. And we're getting there. Yeah. Thank you. Thank you very much, President Ferdinand Marcos Jr.